Good doctor na para sa Pilipinas. Good evening and good morning para sa lahat sa buong mundo na nakikinig. Salamat yung mga nakikinig na mga nasa ibang bansa na nagmamalasakit sa ating bayan. Salamat sa inyong pagsusubaybay. At salamat sa inyong mga comment. Kaming Cool Kapkin MUP Vloggers, hindi kami titigil hanggat hindi natin nakikita ang liwanag ng ating bayan. Hindi ibig sabihin sa panahon lang ni Marcos ito. Sa panahon lahat ng namumuno kung may nakita tayong mali. Pero ang topic ko ngayon, ang pupuntuhan ko ngayon, ano nga ba yung BOD? Bigyan ko kayo ng background ng BOD. Pero hindi ibig sabihin, BOD ay ginagamit ko ang pangalan. Yun na yun. Ginagamit ko lang yun para impormasyon ko sa mga miyembro ko kung sino pa ang naniniwala sa akin. At sino pa yung natitira. Dahil nung umaasa sila na mayroong ibibigay si President Marcos, marami nagdagsaan, sabi nga ng mga commanders ko, in the area, mayroon kaming humigit kumulang 6 million base doon sa report nila. Pero nakita ko naman yung region 2, halos isang rim yung kanyang binigay na listahan, kapal. So, ibig sabihin, ang isang pan-paper na yun ay umaabot sa, sabihin natin, nasa 100 ba o 15 na pangalan. Ano? Iyan dami yun. So, maaaring may katotohanan. Sabihin natin, listahan yung 3 million, yung 3 million, andyan pa rin. Ano? Hindi na magic yun. Pero, simulan ko, nagsimula ang Vanguard of Democracy sa Defenders of Democracy. Yun ang ipinangalan ko. Kailan ba nagsimula ito? Sa natatandaan ko, hindi ko na matanda ng buwan, pero 2020, dahil sa pandemic, dahil sa ayuda, ang daming umiiyak. Ano? Ang daming umiiyak. May tumatawa. Mamaya natin pa yan. Na hindi sila nakakatanggap. At hindi, ang problema lang, hindi sila nakakatanggap. Wala rin silang pagkain. Kaya doon ako nagsimula na mag-live. Hindi ko pa alam itong vlogs, YouTube. So, live ako. So, maraming humingi ng tulong. Umabot na sila ng mga followers ko nasa 10,000 that time. Susubaybay. Kasi kailangan nga nilang tulong eh. Kailangan manggising tayo. Lalo sa amin. Nung panahon na yan, isang sa barangay San Isidro, Antipolo City ako. Mismo yung kumpare ko yung kapitan doon eh. Kumpare ko yung kapitan barangay San Isidro. Ano? Inaanak niya yung aking bunso. Pero sabi ko nga, para sa bayan, para sa Pilipino. So, medyo nagkaroon kami ng konting kwan. Pero hindi siya, so, palagi ko hindi siya sumasagot sa kanilang account, ang kanyang mga secretaries. Sabi ko, parating mo kay Kapitan na ganito-ganito. So, ibig sabihin, wala akong kinikilingan. So, natapos problema ng pandemic, na may na-monitor kami na problema sa Pension Management Graduate Center. Yung Differential 2018, doon ako nakatutok lang sa Differential 2018 na kung saan ayaw ibigay ng national government, na kaya nga marami nag-rally sa national government para i-release yung 2018 Differential. But mayroon ng resolution yon na dapat i-release na. Kaya lang, pinakunta pa nila sa DOJ na dapat bang i-release o hindi. So, madaling salita, ay legal yung i-release yung 18, what I mean, yung 2018 differential. So,
namin, ang dami lang gar, nag-rally pa sa Malacanang nga eh, pumunta sila Malacanang. Ako naman, kasi nag-usap kami ni Captain Ingracia. Captain, ibig sabihin, Navy Captain. It's Colonel. So, sabi ko, sir, huwag na lang puro tayo Facebook, huwag na lang tayo media, huwag na lang tayo puro sulat. Wala talaga mangyari. Dapat puntahan nyo, sir, sa PGMC. Ang sabi sa akin, di ikaw pumunta. Ah, ganun ba, sir? Sabi ko, di pumunta ko kinamagaan. Unang pinuntahan ko, land bank. Sarado ang land bank, laging sarado. Offline. Pumunta muna ako ng COA, kumuha ng information sa COA. Iba pala ang COA ng pensioner at saka COA ng regular, ano? So, pumunta ako sa pensioner. So, babae nandoon, okay. Nag-reveal siya ng COA. Sabi niya, mayroon na kaming may resolution na kami dyan na dapat ibigay yung differential niya. So, ang na-release sabi niya, 18 billion. At na-release yan, 14 billion. Okay. So, nandoon. So, pumunta na ako ng PGMC. So, nung pumunta ako ng PGMC, ay, yun. Sabi niya, sabi ko, kumusta yung differential namin 2018? Ang sabi niya, eh, sir, naka-chug staff, hindi ko tinanong kung nasaan. Ang tanong ko kung kailan nyo i-release. Sige, sir, pilitin namin sa 16. And that was 14 March yata yun. Okay. So, lumabas nga, 16 sa ATM. So, December. So, yun, nagsunod-sunod. Tapos, April 20, nag-meeting uli kami. Doon ko nalaman yung 2012, nagkaroon ako ng figures doon. So, yan ngayon ang hinahabol ngayon. Now, balik tayo doon sa part. So, nagkaroon na ng release. Nakita ko na mayroong delaying. Pero, tuloy-tuloy naman yung planning nila. So, kasi nag-warning ako. Sabi ko, kung hindi nyo ma-release yan tuloy-tuloy, magkakaroon kami ng nationwide mass action. Okay. So, yun ang binabantayan nila. Now, balik tayo sa Vanguard of Democracy. Ang pangalan namin ni Regis Sec is Defenders of Democracy. Pero sa dami ng pangalan, na-delay, pinalitan. Almost 1 year or more than 1 year kami bago na-aprobahan yung aming Vanguard of Democracy. So meaning, Vanguard of Democracy ang natira. What I mean, ang napangalan sa amin. Vanguard of Democracy Corporation. So yun. Ngayon, dahil nga ay inaasahan namin na maraming mga nagsasabi na mayroon ibibigay, kaya nga nagpa-submit nga ako ng program o expenses, ganito-ganito. Ang nangyari, tatlong beses yata, wala rin naniwala. Ang masaklap dito, pinagdudahan ngayon ako. Masaklap na, pinagdudahan ako, nasa akin na yung pera. Yun ang masaklap, pinagdudahan ako, nasa akin ang pera, ganyan-ganyan. At wala na nakikinig sa akin. Kasi nga, hindi daw sila maniwala na maraming pera si Marcos, hindi nagbibigay. Ang sabi ko man ang sagot sa kanila, tayo voluntary tayo tumulong. Tumulong tayo sa presidente dahil sa paniniwala natin na mapapaganda ang ating bayan muli. So yun ang purpose natin. Pero pala, yung mga kasamahan ko pala, sumali para magkapera. Yun ang masaklap noon. Pera pala ang intention nila sa pagsali doon sa Vanguard of Democracy. So, ang iba, matinding batiko sa akin, talagang, ang sinabi ko na lang, hindi nyo pa ako kilala. Kaya, wala akong magagawa. Ang iba nga eh, nahiya na rin mag-chat sa akin kasi, sabi ko, bago kayo mag-akusa sa isang tao, may proof kayo. Ha? May proof kayo na binulsa ko talaga yung pera. Okay. So, sa madalit chata, sa dami ng meeting, dahil wala nga pera hanggang ngayon, ang natitira na lang sa amin na may maintain contact pa sa akin, ha? Ang member ko sa staff na eh, halos wala na akong kasama eh, na original sa staff. Hindi ko na lang sila pangalanan kung yung mga kasama ko. Kasi hindi na sila active as staff. Ako na lang nag-iisa. Sino sustain ko yan? I-survive ko. I-survive ko ito. Kasi ang plano ko talaga, yung dahan-dahan lang yung pag-organize. Kung sino ang naniniwala, sino ang mayroong
advokasya na tulungan ang ating bayan. Yun lang ang kukunin ko. Kasi ang organization namin, from national down to sitio dapat. May leader kami sa sitio. Eh, ganun naman talaga hanggang ngayon. Eh, nagkawalaan. Ako lang lang isa, nag-survive ako sa staff. Marami ako staff. Pero ang tanong lang pala, may mundo na ba? So, yung tanong na yun, pag walang mundo, wala. Hindi sila mag-a-active. So, hindi ko man sila pwede mapilit kasi siyempre, kailangan rin na talaga na ng pera. Bawat kilos, pagpamiti ko, bawat pera. So, sa ngayon, sa staff ko, halos wala akong makita na talagang aktibo. Hindi ko na lang pangalan ng staff ko. Kasi wala talagang active na natumutulong sa akin na staff. Sa commanders tuloy, mayroon. Okay, before that, ang naka-ready naman ang ating board of directors. Ang board of directors natin for announcement, si General Gadot is PME 83 Reunion, classmate ni Survivor. Ano? Number one daw yung sa Army, ano? Nung reporting nila. Okay. So, ang vice chairman niya is me, yung presidente ng Vanguard of Democracy in founder. Okay. Sumunod, ang mga members, si Attorney Yakat, Dr. Pagunsan, Engineer Francisco Abor. So, lima kami. Ano? Lima kaming member of the board. So, once na nag-declare ako na to be used the Vanguard of Democracy, magkakaroon kami ng meeting. Ano? Magkakaroon kami ng meeting kung ano ang solusyon. Yung board. Okay, yung sa staff ko, wala talaga, wala. Wala akong maasahan. Nandiyan sila silent. Pero hindi ko sila mapilit kasi budget nga kailangan eh. So, magkakaroon kami ng meeting. Itong ginagawa ko is information lang ito kung sino yung magmimaintain pa na magsusubaybay sa Vanguard of Democracy. But ito, personal opinion ko. Ito, personal opinion ko. Hindi yan na-aprubahan ng Vanguard Board. Personal opinion ko. Although nadadala ko ang pagka-founder and president. Dahil because I'm the president and founder of the group, of what I mean, of the our organization, ano? So, once na ginamit ko na yan, in formality, we will have a meeting kung ano ang maganda. But as of now, dissemination ko lang ito sa inyo. Dissemination. Kung sino ang matitira sa atin. Ano? Kasi sa ngayon, ang mga commanders ko sa area na kahit papaano tumatawag sa akin, yung Region 8 commander, si Attorney Gudis, ano? Si Attorney Gudis, Region 8, retired police yun. Okay. Ang Mindanao, Region 12, si Colonel Cedinho, my classmate in OPC 32-1, Bato. 91. Okay. Yan yung mga active ngayon na anytime. Once sinalawagan ko, sila ang makukunan ko ng suporta. Without pan, muna. Ha? Yung Region 2, under Colonel Papa, kasama ko to sa Special Forces nung ako is pinag-aral pa lang nila. Ano, 1974. Okay. Sa Southern Tagalog, Commander, si Colonel Satparan, na classmate ko to sa basic. Bago lang siya, kaya hindi niya pa alam yung kanya, mga ano ang mga dapat gawin. So, sa Region 7, na medyo nag-active, classmate ko rin, Colonel Ayop. Ano? Sa Region 6, si Lieutenant Fernandez. Kaya nga lang, nagsawa na rin siya sa pag-aantay. Ano?
Now, sa Region 3, classmate ko si Colonel Lopez. Pero yan, pasulpot-sulpot. Pero alam ko, anytime yan, mag-active. Pero hindi siya mag-active kasi wala rin pera. Kasi hindi rin siya makautos, wala pera. Okay. So, anong mga regions pa yun? Ano? Yun lang yung mga active na region na anytime pwede kong matawagan. Ano? Pero yung Region 12, pag tinawagan ko, buong Mindanao, sasakupin niya. Kasi sakup niya may buong Mindanao. So, yun ang organization natin. Itong aking mga vlogs ngayon, ano, itong mga vlogs ko ngayon, ay dissemination ko lang ngayon sa inyo na kasi sabi ng iba natin kasama, nabudol. Hindi tayo nabudol. Alam ko ang puso ng ating Pangulo. Pangarap niya na ibangon ang pangalan ng kanyang ama. Ngunit, ito ang ngunit na, ngunit hindi niya kayang pasundin ang mga tao niya. Dahil tao siya lahat ng ating First Lady. Yun yung masaklap doon. Ha? Yun yung masaklap doon. Kaya nga, may mga narinig ako, ang kaya pala yung sinasabing unification, yun pala ang objective mga nakapaligid kay Marcos. Yung unification, alam ko, hindi initiative ni Kuan yun eh, ng ating Pangulo. Initiative ng ating First Lady yun. I-unite ang Dilawan sa Marcoses. So ngayon, noong nakaraang panahon, ang mga tumutunong pangalan, Marcos, Araneta, Romualdez, yun ang matunog na pangalan noon. Ngayon, balik pa rin. Romualdez, Marcos, and Araneta. Ang masaklap ngayon, hindi si Dayunior ang nag-iisip. Siya lang ang humaharap. Yun ang masaklap doon. That is my opinion. Now, kung kukontrahin nyo, gumawa rin kayo ng vlogs nyo na isuportahan nyo ang Marcos. Hindi yung mag-uupos kayo sa sinasabi ko. Mali tayo. Ha? Mali tayo. Bakit? We have a freedom of expression. Ha? Malaya tayo magsalita because we are civilian now. Although, magiging sundalo tayo pag pinatawag with order. As of now, civilian na tayo. So kung anong karapatan ng individual civilian, ganun rin ang karapatan natin. Unless, ipatawag tayo by Congress na you report for duty. Ayun, saka tayo susunod. Under military law tayo. Diba? I-alisin na natin freedom of expression kung hindi nyo alam yon. Malaya tayo. Ngayon, kung mali ang sinasabi ko sa inyong paniniwala, kontrahin nyo in legal way na sagot. Hindi yung barabarabay, hindi maka-educate sa mga nakikinig. Kumbaga, away lang pupuntahan na walang pupuntahan. Kasi ang pinagtatanggol natin dito, ang pinagtatanggol ko dito, ang bayan natin. Sinuporta natin ang Pangulong Marcos Jr. dahil sa inakala natin, nagaganda ang buhay natin, di ba? Di ba yun ang pangarap natin? O ang pangarap niyo magkapera? Ay talaga, mali. Mali talaga tayo. Ha? Mali. Mali tayo. Kaya sabi ko, yung mga personal attack ninyo, kaungasan yun. Ha, personal. Ang aking tinutukoy ay bayan. Ang bansang Pilipinas, ang aking ipinagtatanggol. Hindi isang Pilipino. E bakit kayo mag-personal attack? Ay di kumawarin kayo ng vlog nyo na magsalita kayo na mali si Colonel Mitran. Ito ang paniniwala ko kay Presidente Marcos Jr. Di ba? Mas maganda yun. Eh, nagsasalita ka, tatlo lang nakikinig sa'yo. Eh, anong magagawa ron?
dapat nagsalita ka na pampampubliko. Pero huwag sabihin mali. Kasi lahat ng opinion natin, bawat isa, tama sa iyong paniniwala, di ba? So, ganun sana ang gagawin natin, mga kababayan ko. Ang dinidipinsan ko dito, ang ating bayang Pilipinas, na sana mabago na ang ating bansa. Kaya nga sabi nga ni Captain Enrique Survivor, ha, kailangan makahanap na tayo ng leader na makabayan. Siya na yung nakikita kong makabayan. At siya na yung sasamahan ko. Dahil nakita ko na ang para sa kanya, para sa bayan. Kung hindi ba siya maging leader, magiging assistant leader siya. So, suporta kung halimbawa mo, tinotoss-up nyo yan si Duterte. Ako sa ngayon, hindi muna ako sa politika na sinong iupo. Ang sa akin dito, tinitingnan ko dito, sino ang pwede maging leader? Ay, itinuro nyo si Sara Duterte, si Vice President, eh, nasa inyo yan. Susuporta ako sa tama. Diba? Sinabi ko nga, June 30, pag wala tayong nakita, alangan umasa pa tayo, wala na tayong aasahan. Kasi nakita ka na natin 2 years na eh, walang nagbago. Hindi, sobra na tayo sa corruption. Ha? Ibigin siya na naman sinasabi nyo. Sa opinion, sa vlogging, hindi mo kailangan ng ebidensya kasi hindi naman tayo sa korte. Ha? Hindi tayo sa korte. Nandito tayo sa mundong social media. Nandito tayo sa freedom of expression na mundo. Hindi korte. Kung may mga, kung may ebidensya ka, dali mo sa korte. Ungas ka rin. Naggaling-galigan ka lang na nakakatawa na may sinasabi mo. Lumabang ka sa social media. Katulad ng ibang vlogger. Tinitira niya kapwa vlogger. Dahil sa kanyang opinion, mali yung vloggers na yun. Di ba? Lahat ng opinion natin sa palagay natin ay tama. Kaya nga nagsasalita ka kasi alam mo mali. Di ba? Yung sinasabi nga ni Survivor. Ay tumatawa. Yung sinasabi ni Survivor, yung nga may nagsusunog ng muka, nagwawala dyan sa lansangan, hindi nyo kinukulong. Ako ngayon na, nandito lang ako nakaupo, nagsasalita, ikukulong nyo ako. Di ba kaungasan nga yun? Eh bakit yung mga nag-rally dyan sa lansangan, andyan, isturbo sa lansangan, isturbo sa traffic, sa Mindula, kung saan man lugar sa sulok ng Manila o ng buong mundo, at ng buong Pilipinas. Hindi nyo kinukulong. Yung nagsasalita para sa bayan, ikukulong nyo. Kaya, sir, Captain Enrique, sir, magsama tayo sa kulungan kung kinakailangan. Para, matakot tayo. Noong kabataan nga natin, nagsundalo tayo, hindi tayo matakot mamatay. Ngayon pa, nabibilan na lang ang taon natin. Natakot pa tayo? Noong kabataan natin, hindi tayo natatakot ang tatapang natin. Siguro yung iba. Nabibilang na lang ng taon natin. Ibigay natin sa bayan ang buhay natin. Ani natin ang pera. Ako, sapat na yung mga anak ko. Na ganun ang buhay na.
Magpayaman kayo kung gusto niyo. Magpayaman sa hirap, pawis ninyo. Huwag kayo maglamang sa kapwa. Yun lang yung sinasabi ko sa mga anak ko. Never tayo maglamang sa kapwa. Although yung anak ko, pumasa na yung dalawa. Sa aking observation, mayroon pa akong dalawa na 24 years old at saka 11 years old. Under observation pa sila kung sila ba'y ang pananaw ko sa aking pananaw sa buhay ay katulad ko rin. Hindi ko kailangan magpayaman. Ang importante, hindi tayo nagugutom at hindi naghihirap ang anak ko. Yun ang mahalaga sa akin. Okay, so much for that. Pinarating ko lang sa mga kasama kong Vanguard of Democracy. Hindi pa ito ang final ang panawagan ko. Dissemination lang ito na kasi lagi kayong tumatawag sa akin, "Sir, kamusta na? May pera na ba?" Oh, kaya in general yung pang ko sa inyo, dissemination para alam ninyo. Dahil ako rin ang nananawagan sa inyo, suportahan natin ang Pangulong Marcos Jr. Ngayon, pinapaliwanag ko sa inyo, magdadalawang taon yung pangako. Sino ba ang nangako sa atin? Anyway, sasabihin ko kung sino yung mga nangako sa atin sa huli na yun. Pero mayroon tayong inaasahan galing sa Malacanang. Hindi ako naghahabol doon. Hindi ako naghahabol doon. Kasi sinasabi ko maulit-ulit, volunteer lang tayo. Hindi ako maasa ng pera. Umaasa lang ako doon sa pinangakuan ko. Doon ako nakukonsensya. Pinagdutahan na nga ako eh. Sige, kumontra kayo kasi sinasagot ko lang yung mga nag-aantay. Kasi una, pinagdudahan ako. Pangalawa, nagpa-submit ako ng requirements. Wala pa lang mangyari. Pero sabi ko nga, yun pa yung pag-aantay natin. After that, huwag natin umasa. Gumawa tayo yung sarili natin, diskarte. Kung kailangan palitan ng Pangulo sa isip natin, eh manawagan tayo. Kasi walang pagbabago. Kasi ang iniisip natin, may pagbabago. Yung sinabi ng 20,000 or what I mean, 20 pesos na bigas per kilo, alam ko kayang gawin yun. Kasi may feasibility study yun eh. Alangan ang bubo yung nag-study nun. Pero problema nga lang, yung plano na hindi ma-implement dahil humaharang. Yun yung problema doon. Dahil kasi kung pag lumabas yan, yung mga oligarke, babagsak sila. Dahil ang mamamayagpak ngayon, yung mahirap. Ang mayayaman, hindi na sila kikita ng sobrang kita. Di ba? Yun ang problema na. Sino ang representante ng oligarch sa Malacañang? Ah, kayo na sumagot doon. Sino ang representante doon? Okay, salamat. Salamat sa mga nakakaunawa sa akin. Salamat rin yung mga hindi nakakaunawa. Gumawa kayo na sarili nyo, diskarte na makatulong sa ating bayan, makatulong sa inyo, sa ating Pangulong Marcos Jr.